Mga katiwala, ako po si Bishop Roderick Pabilio, kaisa po ninyo sa pagiging katiwala ng buhay, ng kalusugan, ng simbahan, ng pananampalataya, ng kalikasan, at ng ating mga kayamanan. Samahan po ninyo ako sa Lakbay Nilay dito sa Less is More. Mayroon po kaming first catechetical congress after 400 years. Nagkaroon ng first catechetical congress dito po sa Taytay. Ito po ay pagsama-sama ng mga katikista na nakandaanan ng training for the past several months. Nagtitraining po ang mga katikista ng 3 araw. At ngayon sa iba-ibang mga parokya, ngayon pinagsama-sama sila, no, upang magkaroon ng common training at magkaroon din siya ng common sense o belonging bilang mga katikista. Ito po yung ginawa namin ngayon dito sa mainland, consisting of more than half of the parishes, pero kailangan din namin itong gawin, no, sa isla ng Busuanga. No, may doon may 3 parokya, may 4 na parokya ron. At ganoon din po sa Coron, may 3 parokya din nandoon, na sana magkaroon din ng ganitong congress para sa kanila. Nakakatulong po ito na ang mga katikista, nakikita nila na malaking grupo pala sila at nabibigyan ng sigla ang kanilang pagkakaisa. Kaya isang 2 araw po itong congress na ito, medyo magastos sapagkat papakainin mo ang higit na 400 na mga katikista sa loob ng 2 araw. Naghanap din kami ng accommodation nila dito sa amin sa Curia at ganun din sa school at sa iba pa sa iba pang mga lodging houses para sa kanila. Pero sana po ito'y makatulong, mas lalong mapasigla sila sa kanilang gawain bilang mga katikista. Kaya salamat sa mga madre, no, sa mga FMA sisters, salamat sa aming mga RE, religious educators, na kasama namin at kanipa sa mga volunteers sa paggawa nito. Biblia, ang salita ng Diyos na nakasulat at magbibigay buhay sa walang hanggan. Ang salita ng Diyos sa lahat ng sulok ng ating
Simulan po natin ang ating magdiriwang sa pagkilala na kailangan natin ang tulong ng Diyos sapagkat tayo mga makasalanan. Hindi tayo papabayaan ng Diyos kasi ang ginagawa natin ay gawain ng Diyos. Ang ginagawa natin ay gawain ng Diyos kaya hindi tayo papabayaan ng Diyos. Huwag tayong mag-alaman. Ibigay natin ang ating sarili na buo sa servisyo ito at mararamdaman natin umikilos ang Diyos. Kasi gusto ng Diyos na ang mga anak niya ay makilala siya. Ang lahat ng binyagan ay makilala siya. Lalo-lalo na gusto ng Diyos na ang mga bata makilala siya. At ngayon, ginagamit kayo ng Diyos upang ipaabot ang gusto niya. Kayang ginagamit niyang paraan upang magsalita sa kanyang pangalan. Upang turuan ang Diyos tungkol sa kalooban niya na ipaabot sa mga tao. Pinatawag niya tayo. Kaya, gawin natin ang ating misyon at bibigyan niya tayo ng paraan upang tuloy maging matagalan. Yan po ang hindi natin sa banal na isa. Na ang grasya ng Diyos na bumababa sa atin ay hindi masayang. Na ito'y gamitin ng Diyos. Kaya nga magpadala naman tayo sa Diyos. Magpapabaya tayo sa Kanya. Hindi niya tayo papabaya.
Maaring manatili yung gusali, yung building, pero nagbago yung gamit.
yung mahalaga yung gamit ginagamit sa pagsamba. Ang simbahan ay hindi lang isang organisasyon. Isang organisasyon na may presidente, no, may mga members, may mga committee, hindi lang ay ang simbahan. Ang simbahan ay hindi lang isang institusyon. Tulad ng ang gobyerno, isang institusyon, isang gawain ng mga tao. Ang simbahan ay hindi lang isang samahan, isang ordinaryong samahan. Kaya sana baguhin natin ang ating pananaw sa simbahan. Hindi lang yan samahan, hindi lang yan makataong organisasyon o institusyon. Ano ba ang simbahan para sa atin? Ang simbahan para sa atin ay katawan ni Kristo. Kaya may sinabi sa atin sa Biblia, speak the truth in love. Sabihin mo ang katotohanan ng may pagmamahal, na nagdadala ng pagmamahal. Hindi natin ginagamit ang katotohanan upang sirahan yung iba. Huwag natin ilahilan, ay totoo naman eh. Kahit na totoo, kung nakakasira sa iba, tumahimik ka na lang. Huwag mo na yan palagyan natin. Mahalaga yan ha, kasi ang simbahan ay iisa ka. Pagpatuloy natin ang pagkakaisa ng simbahan. Maraming salamat, Bishop. Talaga naman nanay, hindi ko lang to. Talagang sila ay nag-approve sa God. Yes. So sa napakagandang talk ni Bishop patungkol sa simbahan Katolika. So, mas lumalim pa yung paalaman at karanasan ko sa ating simbahan Katolika sa napakalinaw at napakagandang pagpapaliwanag ni Bishop sa atin. Yun po. Sa interpretation po ni Bishop na muna, hindi basta-basta po tayo maniwala sa kasi sabi niya, hindi basta-basta magtatayo ng simbahan. Kaya sa panahon ngayon na nagibang umaakit sa ating bilang Kristiyano Katoliko na kung saan ay ito po na patunayan na ang Katoliko ay siya ang tama na reliyon para sa atin. Four signs for church, iisa, banal, apostolic, and universal. Pero, nagkagustuhan ko ito doon, yung separation of the state and the church, siguro, bilang challenge sa atin, ng mga katikista ko at kapalaganan ko kung itong balita, ang mapapansin ko sa parangal namin, why not hindi natin paliwanagan ng mga official na hindi nagsisimba? Ilan po. Hindi nagsisimba karamihan para kayong Christian. They are Catholics but they do not go to church to adore God. So, ito ang challenge na ako. Sinimula ko na po. Binabahay-bahay ko yung magulang ng estudyante. Natuturoan ko ng katesis ko kasi malalaman ko yung decision nila kung papayagan po ba ninyo yung anak ninyo. Yes naman. Kaya, salamat Bishop. Nadagdagan ng aming mga panunodyan, pangintindi, pangunawa sa full sign of our church. Salamat po, sis, and make it lang. Thank you very much. Yeah.
catechesis ng ating mahal na obispo, parang gusto kong sabihin eh, ibibigay ko na lang yung isang oras mo, mananimig tayo ang pamilihan. Opo. No, so maraming salamat po, Bishop. No, talagang maswerte po kami dahil nasa puso niyo po ang formation ng mga katipista. Maswerte po tayo dahil ang aming mahal na obispo hindi lang po dito sa departing ng Palawan ang puso niya, kundi no, sa lahat ng kanyang maaabot. Kaya nga po, naanun siya, no, madami siyang blogs at saka doon sa Mini Mania, no, ang dami po niyang naaabot. No, so maraming maraming salamat. Sama-sama po tayong manalangin, no? At damuhin nyo din po na nung pinanalangin ng Santo Papa ang mga bansang ito, kasama po tayo lahat. Sapagkat ang panalangin po, no, ay walang boundary, walang kinikilalang boundary. Ibig sabihin, prayer knows no bounds. No, ang panalangin po, nararating ang lahat ng sulok, kasulok-sulukan ng mundo. Kaya habang tayo nananalangin, ipahagi din po natin sa ating mga kapatid na nangangailangan, no, hindi lang pagbabaspas ng Santo Papa, kundi hilingin talaga natin ang grasya ng Diyos para sa kanila at para sa ating lahat. Aba o Maria, nabubulungan ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Sa magkatuloy, ito pong mga anak na rito ngayon, 98% ay nakatapos ng modules 1 to 7. Correct? Correct. So, natatapos po natin ngayon ang cycle 1, the first cycle of phase 1 ng ating formation. At ngayon, pumapasok po tayo sa ikalawang cycle. Kung napansin po ninyo ang mga nabanggit ni Bishop, nagsimula po siya tungkol sa ating simbahan. Tama? At sinundan po siya ni Sister Lidette na ano ang natatagong ligid ng ating problems, no, on challenges on life, lahat ng mga problema tungkol sa buhay, hindi lang problema financial. Ayan!
sa puso mo. Sarabyen ang unang tiyempo, ang mga malam nga mag-amblik kita ay saben madapay indo ang mga tao nga indi indo makita. Animan mamandya ang indong makikita sa dading tiyempo. Magparayaray kamo saben madapay indo sanda. Every one of us sometimes learns, and many a failure turns about when he might have won had he stuck it out. All around I hear the sound of morning.
Sinanay si tatay, pirming pamagatnan, pirming pamagatnan. Anang indadara, ungot sana tunggan, ang anang sumsuman, kugita subingan, kugita subingan. Amoy mamahal.